Durog-durog mga kababayan, si Jonathan Bicoy Morales. Bakit niya, Mr. Maravillas, dinagdagan mong Bicoy? Another kwentong Bicoy? Umusok nga po si Bato de la Rosa. Kasi yung other witnesses doon, si Romy Enriquez na nabanggit ni Morales na bumisita sa kanya at kausap mga kababayan ang certain Eric Santiago alias Bicoy na ang sabi, nag-warning na ipapapatay siya ng certain lamb. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Na sabi, nag-warning sa kanya yung kanyang kaibigan na si Enriquez. Yung usapan pala po, kwentong barbero man lang. Niloloko lang mga kababayan pala ni Bicoy. Itong si Romy Enriquez na recorded ni Morales mga kababayan yung sinasabi niya na may ebidensya siya recorded daw sa CCTV. Yun pala mga kababayan, kwento-kwento lang, gumawa ng drama itong si Bicoy, si Eric Santiago, umusok po si Bato. Lumalabas, talagang naloko si Bato. Naloko si Bato niya, Mr. Maravillas, o baka kasabwat sa sa drama. Iwan ko kung kasabwat, pero kahit nga po si Duda, si Senate President Mingso Biri, at saka si Chisi Scudero at si Jingo Estrada, ngingiti-ngiti po, natatawa po sa takbo ng investigation ni Bato. Kasi lumalabas, talagang naloko po si Bato. Pero yung sabi mo ni Mingso Biri dito, sa kanyang opening statement, sabi niya, hindi natin hayaan na magamit ang Senate hearing sa pamumulitika. Senate President Mingso Biri cautioned his colleagues to be very careful not to use the hearings for political persecution. So Biri asserted during the hearing of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs chaired by Senator Bato de la Rosa on the so-called PDEA leaks that while legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence, hearings should aim to uncover the truth during using evidence in facts. Sabi niya po, hindi natin hayaan na magamit ang Senate hearing sa pamumulitika. Napakahalaga ng mga Senate hearing sa pagbuo natin ng mas epektibo na mga batas. But before ko mga kababayan, bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer GrabCar rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan.
pinapaid-paid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Para sa bayan, kaya napakahalaga rin na maging patas at base sa ebidensya ang ating mga hearings. Kailangan ng ebidensya. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. At pinapaalala natin ang halaga ng mapagkakatiwala ang mga resources. Walang chismis, walang politika, katotohanan lang. Eh, lumalabas mga kababayan doon sa hearing, gumawa-gawa man lang po pala ng kwento. Itong si Picoy. Pinasakay mga kababayan itong si Enriquez, Romeo Enriquez. At saka si Morales. Sumakay man si Morales po. Durog na durog mga kababayan doon sa testimony. Mamaya iparinig ko po sa inyo yung proceedings. Pero niya, Mr. Maravillas, maganda yung nangyari. Kasi because of this hearing, yung mga paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nadurog lahat. Yung akusasyon na nagdudroga yung ating Pangulong Bongbong Marcos, lumabas na talagang walang katotohanan po. Lahat paninira lang. Ang mismong nagpatotoo, mga kababayan, si Bato sa kanyang statement po. Sabi ni Bato, wala akong nakita, Senator Bato, chairperson of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug, admits that he could not see the president's name on the drug list during his time as chief of the Philippine National Police or PNP. Kasi ako, kung tanungin mo rin ako, nag-chief PNP ako, wala talaga akong nakita about that information. Ako mismo, honestly speaking, wala akong nakita. Pero hindi ko sinasabi na hindi siya pwede magiging subject sa information galing from somebody. Umirit pa si Bato. Yung nag-aakusa po na nasa lista, STL pala. Ano niya, Mr. Maravillas, na STL? Sabi ni General Santiago, dating PDIA Chief, kilalang STL itong si Morales, storytelling liar. You see? Ngayon, sabi naman po ni Attorney Francis Del Valle, Philippine Drug Enforcement Agency, Legal and Prosecution Service, Acting Director, sabi niya, the name Bongbong Marcos alias Bonget does not appear in the National Drug Information System or Interagency Drug Information Database. Hence, he has never been included in the drug list or been subjected to any negation operation. Saka. Ano ba, mga kababayan? Ano kaya niya pakiramdam ngayon ni Maudix, Mr. Maravillas? Siyak si Maudix po. Parang nakakita si Maudix na gano, 1,000 demonyo. Ingaw talaga niya, Mr. Maravillas. Butas-butas po yung testimony. Dahil sa investigation po ni Senator Butas, Senator ba to? Na punong-puno ng butas, yung mga testimonya. Nadurog yung isyong pulboronic ni Marites Lica. At mga DDS, paya ngayon po yung mga DDS vloggers, pati yung mga bassers kong DDS po, naiya na mag-react.
Kasi naniwala sila mga kababayan sa mga kasinungalingan. Sanay man po kayo sa pagsisinungaling. Ilat kayo sinungaling eh. Ano ba? Yes, sabi dito sa balita mga kababayan. Published by Manila Bulletin. Morales kills own credibility with this admission. Is there anything left of dismissed Philippine Drug Enforcement Agency PDEA agent Jonathan Morales' credibility? This question was left on the minds of lawmakers and the public during the third hearing of the PDEA leaks investigation in the Senate Monday, May 13, wherein Morales admitted to the act of planting evidence which resulted to his dismissal from a service. Inadmit niya mismo mga kababayan na talagang gawain niya yung magtanim ng ebidensya. You see? Pakinggan natin ito, mga kababayan, na parte ng Senate hearing ni Bato. Report yung legal and prosecution service ko noong December 26, 2012. Na sinabi ni report po sa akin through a memo dated December 26, 2012 na si Agent Morales turned with the accused and testified that there was no actual operation by PDEA agents planted. This is in connection with the criminal case 16939 of the Regional Trial Court, Branch 43, San Fernando, Pampanga, for violation of Section 5, Article 2, and Article 26 of the Revised Penal Code, RA 9165, Your Honor. Sa klaruhin ko. I beg your pardon. Klaruhin ko, ibig sabihin, from arresting officer, completely nag-turn around siya, 180 degrees. Opo. Mr. Against his operation? Yes, Your Honor. Kaya ako po yung namangha eh. Ang tagal ko po sa serbisyo, nun lang po ako nakaranas ng ganun. E samantalang yung mga ahente po natin na hindi nag-a-appear sa korte at nadidismiss ang kaso, kinakasuhan na po namin kaagad. Kasi po may mga case monitor po kami sa bawat drug court. Ito po ay inumpisa nung panahon niyo. Sir, pause muna tayo sandali. Opo, opo. Morales, respond to that. Mr. Chairman, totoo po yung sinasabi ni Gerald Kakdak. Gato po yun. Yung nabanggit niya kanina na nag-file kami ng kaso sa PDEA IAS together with two other agents, sinabi po namin yung irregularities nari dun sa PDEA. While certain claims were made, documentary evidence is yet untested. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Durog na durog po mga kababayan. Yung ebidensya hearsay. Pagkatapos, inadmit mismo na gawain niya yung magtanim ng ebidensya. Ayan po, former PDEA Director General Arturo Kakdak revealed that Morales had admitted to falsifying his testimony and planting evidence during an operation against alleged Filipino-Chinese drug suspects. Mr. Morales said that the contents of his affidavit were false because the evidence were fabricated and the evidence planted, sabi po ni Kakdak, citing a memorandum by the PDEA Legal and Prosecution Service dated December 26, 2012. Kaya ako po ay namangha, ang tagal ko po sa serbisyo. Ngayon lang ako nakaranas ng ganon, sabi po ni Kakdak. Morales had linked personalities like President Marcos and actress Maricel Soriano to alleged illegal drug use. Senate President Juan Miguel Sobiri also said that Morales has never shown any evidence that corroborates a series of unfounded accusations during the Senate hearing. While certain claims were made, documentary evidence anya is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on a testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Durog na durog mga kababayan yung propaganda ni Maudix at saka ni
harimaw. Ngayon si Harimaw po, after ng Senate investigation, in-interview si Morales para tuloy-tuloy lang ang kanyang black propaganda. Iwala na pong maniwala, kundi sila-sila lang sa Kasimari Teslika. Tapos, siyempre, yung mga kultong DDS, pagkulto po, kahit mali, pinapaniwalaan, yan ang natura ng kulto. Di ba? Kailangan na niya ng ebidensya, hindi pwedeng sabi-sabi lang. At pinapalala natin ang halaga ng mapagkakatiwala ang resources. Walang chismis, walang politika. Katotohanan lang, sabi po ng Senate leader. Ano kayo ngayon, mga DDS? Iyaka na, sabi nga natin. Ang intention po nito is to destabilize the Marcos administration. And the ultimate motive po, mga kababayan, malinaw para gatungan po ang possible uprising in kudita para iupo si Inday. 4 years pa kayong maglalaway. 4 years pa kayong ma-stress sa masasama ninyong ngangarin. Hindi po obra ang kasinungalingan. Mabubuking at mabubuking kayo. Tulad nito, mga kababayan. So, pakinggan natin yung parte ng hearing, mga kababayan. Kasi for almost 5 hours po siya. Kaya hindi po pwede nating i-vlog ng isahan lang. Ang magiging boring. Kaya kailangan i-chap-chap natin, mga kababayan, ito para masubaybayan ninyo kung ano yung nangyari. O ngayon, itong ipaparinig ko po sa inyo, ito yung sabing video, CCTV, na sabi ni Morales, pumasyal sa kanya yung kanyang kaibigan para warningan siya na baka yung gusto siyang pigilan daw na wag nang ituloy yung pagsasalita sa Senado. Tapos may kausap daw. Ito nga si Eric Santiago alias Picoy. Sabi ni Eric Santiago, mga kababayan, gawa-gawa ko man lang anya yun. Binubulal ko lang anya. Pinasakay niya, mga kababayan, yung isang kaibigan niya, si Romy Enriquez. Ayon, inasyong, mga kababayan, pinaniwalaan ni Morales yung kwentong kutsero na nabanggit yung pangalan ni Lam, referring to Lisa Marcos, mga kababayan, na pwede daw siyang ipapatay. Ngayon, in-admit dito ni Picoy, gawa-gawa ko man lang niya yun, narinig ko lang niya yung pangalan Lam nung sabi ni Bato. Umusok po si Bato kasi lumabas, naloko siya. Yung mga testigo, mga resource persons niya, gawa-gawa man lang pala yung kwento na pinatulan ni Morales. Umusok po si Bato. Oh, itong ipaparinig ko po sa inyo. Una, si Romy Enriquez. Oh, ito po, mga kababayan, iparinig ko sa inyo. In fact, I have all the documents with me. Okay, please submit to this committee. Si Romy Enriquez, sir, siya. And also, Napulgong. Yes, sir. Ikaw rin, yan yung sabing kausap. Bumisita kay Morales. Bigyan mo dito lahat ng kaso mo para malaman natin kung sino. Kausap sa telepono, si Eric Santiago. Thank you. Mr. Chair, yes. Topic. Si Picoy. Ano status ng kaso mo, Picoy? Sir, yung iba po na dismiss na, yung iba, sir, under appeal, sir. Walang conviction? Yung robbery extortion, sir, under appeal po. I-appeal po namin. Hindi ka na-convict? Na-convict, sir, pero in-appeal. Join the club. Thank you, sir. Salamat po. Welcome. Thank you, sir. Mr. Enriquez, ano ba yung yes, conversation na inyong dalawa? Mr. Yeah, Chairman, bago po yan. Bago, with the permission of Senator. Yes, sir, go ahead. We just saw a video which Mr. Morales took from his own recording of the CCTV. Recording in progress. Would that be correct, sir? Yes, sir. Putol po eh. Sino po nag-edit? Yun po yung downloaded po. Doon sa dito po. Putol po eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh.
Yung po, nag-automatic po yung, Your Honor, dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Eh, nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po sa kagusto nating iputol doon o na nagkataon yun ang sabi ng cellphone. Kabuuang video. Nandito po sa cellphone, Your Honor. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, and number two, to this committee, the unedited recording of your CCTV. Yes, Your Honor. And number two, sino po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako. Sino nga po? Sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay, hindi ay lumalabas. Na, hindi naman po, Your Honor. So interpretation nyo na lang po yun, yung mga nakasulat. Based po doon sa sinasabi po. Pagkakarinig nyo. Apo. Apo. Thank you, Mr. Chairman. At yun, mali, kinonfirm naman po nung kaibigan ko, si Mr. Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo, si Mr. Romeo Enriquez? Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang candy. Yun lang. Apo. Kasi nga po, napanood niya pong April 30. Candy? Napanood po niya po doon yung sa room po ng Senate hearing noon, April 30, kinabukasan May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago. Na sabi niya, kilala mo naman yun. Oh, sabi ko, kilala ko yung taga-Napolcom. Do you think yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or kwa lang, coincidental lang ay, na tumawag si Santiago? Po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta kaya nga, that very important na i-submit mo to this committee yung unedited recording. Mr. Para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will knowing this person has a lot of criminal records, Mr. Chair. Well, we will seek the yes, tama. The PNP anti-cybercrime group, alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. It's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni, ni Senator Jinggoy Estrada. O dito, napikon si, Ako talagang hinuso. Napikon si Jinggoy. Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No. Ay, wag naman po. Alam mo, Morales. Please. Alam mo yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor. Ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. At ako hindi po tinapapatunayan. Order. Please, silence. Mr. Morales. Please do not question dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa'yo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw, akusado ka pa lang, siya konbiktado na tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang for, sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa'yo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya, expect mo lang rin na magalit siya kung sinabi mong ganun. And expect also na yung opinion mo na gano'n. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha? Mawawala tayo sa ating objective. Okay? Yes, Sir Robert. Patawarin niya po ako. Nabigla lang Sir, refrain from doing those personal ones. Sir Chair, may we ask that statements be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Kumsek, as ordered by the chair, you expunge those statements from the record of this order.
Iwan doon sa Jinggoy. Are we done with the gentlemen, si Mr. Santiago and Mr. Enriquez? Hindi pa. Siya muna, tapos pagbigyan ko itong pangalawa, kasi silang dalawa nakikita sa video, then afterwards sa kanyang dalawa, itong nasa kabilang linya. Kung okay lang. Yeah. Mr. Pwede ko tanungin si Mr. Enriquez? Okay. Si Romy Enriquez pa. What were you doing the kaibigan house ni Morales. Mr. Senator, yung nahagip ng CCTV na sinasabi, ayan siya po. Statement first, to tell all. Siya. I am really hurt. How long is it, Mr. Well, maybe 5 minutes. All right. Okay, wait. Yes. You the permission of the chair. Yeah, go ahead. May babasahin siya, mga kababayan, na statement. Sa ating lahat. This day is very significant and historic. 107 years ago on May 13, 1917, matindi yung introduction po. Our mother, the Blessed Virgin Mary, appeared as the Lady of Fatima to 3 little children. A momentous event that transcends time and touches the divine. Today, May 13, 2024, allow me to invoke the intercession of the Lady of Fatima. Matindi. For guidance and enlightenment as we continue this hearing. As a Marian devotee, I will speak no lies but only truth to your honor. Kaya, medyo ano, medyo nagalaw po. Yes, he called me Kuya. For we shared similar life experiences which are mostly experiences of pain and suffering. Tulad ni Morales, ako po ay tinanggal din sa PIDEA. Ngunit sa ibang kadahilanan at panahon, umalis ako sa PIDEA noong 2016 matapos kong questionin at labanan sa Civil Service Commission ang hindi makatarungan paglipat-lipat sa akin sa posisyon ng dating Director General ng PIDEA. Hindi po biro ang mawalan ng trabaho bilang isang pag-ama ng pamilya. Habang pending pa ang resolusyon ng Civil Service Commission, nagpa siya akong mag-apply at makipagsapalaran bilang isang seafarer sa isang prestigyosong barko sa Amerika bilang miyembro ng Safety and Security Department. Papang si Morales naman ay nakipagsapalaran sa Japan upang magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Opo. Nagtrabaho po kami ng walang kapaguran, tulad ng lahat ng iba pang OFWs. Hindi po naging madali sa amin ang sobrang lungkot na mawalay. Ako'y pinaburan ng Court of Appeals na naghatol na hindi makataruan ng ginawang reassignment sa akin ng dating Director General ng PIDEA. Na siyang nagresulta sa illegal na dismissal sa akin, kaya naman pinag-utos ng Court of Appeals na ibalik ako sa aking desisyon sa PIDEA. Kasama ng pag-aking back wages sa umigit kumulang 4 milyon. Ang desisyon ay naging penal at executory sa kautusan na rin ng Korte Suprema noong October 2019. Sa kabila ng kautusan ng hukuman na ibalik ako sa PIDEA, minarapat kong manatili sa DOJ, Office of Cybercrime, ngayon hanggang ngayon kasalukuyan. Dahil sa pareho naming karanasan sa PIDEA ni Morales, kami nag-uusap upang talakayin ang mga balita tungkol sa PIDEA at ang aming mga dating trabaho. May mga pagkakataon rin na sumasangguni si Morales sa aspeto ng cybercrime at iba pang cybercrime-related topics. Sa maraming pagkakataon, nagpapalitan kami ng kaalaman o ideya sa mga bagay na patungkol sa dangerous drugs. Kung kaya naman ay hinimok ako ni Morales na sumama sa kanyang NGO, Anti-Drug Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, na akin naman pinaunlakan na may reservation sa aking limitadong oras. Ito nga marahil kung bakit itinurong ako ni Morales na isang malapit na kaibigan at nagpapasalamat po ako. Mr. Senator, few days after Maharlika circulated the alleged classified documents in social media, ayan na, and Morales informed me of this, I immediately advised Morales not to participate on the issue considering the current political situation confronting our country today. The impact of such revelation and the possibility that it be used for political cause. Matagal ka nang wala sa PIDEA. Huwag ka nang makikita.
pinayuan ko siya na huwag siyang makisali sa ganyang issue at matagal na nga siyang wala sa PIDEA. Yan yung claim ni Morales. Weeks leading to April 30, Senate hearing, I apparently certain of his conviction to attend the Senate hearing, I na tinipigilan siya to bring with him copies of at ina-attribute po kay First Lady Lisa na inutosan ni Lisa Marcos. Unfortunately, none of these pieces of evidence were presented by Morales on April 30 hearing. I followed intently the flow of the April 30 hearing. Morales' credibility was clearly doubted because of his past record of cases, both administrative and criminal. Naramdaman ko bilang kaibigan ang sakit na kanyang pinagdaraanan noong April 30. Sino ba naman ang may gustong sariwain pa ang sugat ng kanyang nakaraan? For this reason, I was compelled, ulitin ko po, I was compelled to visit Morales the next day, May 1, yung po yung nasa CCTV footage, in his house to help a friend in distress. But what transpired after that in his house needs to be clarified in its proper context for the guidance of all. I am now prepared, Mr. Senators, to answer your questions to the best of my ability. Maraming salamat po. Thank you. So yun ang pinalalabas mga kababayan ni Morales sa kanyang kwento na may inutosan si First Lady Lisa Marcos para pigilan siya na ituloy pa yung testimony. Wala man palang ganun mga kababayan. At pag tinuloy, kasi may kausap daw sa telepono, ito nga si Eric Santiago alias sa Picoy, na nagsabing kayang-kaya kaanya niya na ipapatay. Gawa-gawa man lang pala ni Pico yung kanyang sinabi. Ituloy natin mga kababayan. Senate investigation at makikita po ninyo rito sa mga susunod na minuto. Uusok po yung tumbo na ni Bato. Pakinggan mo natin yung kabilang linya. Nang magsalita na si Eric Santiago po, siya ang susunod yung kausap ni Romy Enriquez. Bago ka magsalita. Na-recorded mga kababayan sa CCTV. Alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez? Sa bahay ni Morales. Sa bahay siya ni Morales? So, wala sir, wala po. Hindi ko alam po alam, hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. Hindi po rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez. Hindi po. Siya po si ano, si Picoy, Eric Santiago. Hindi po, tambak sir din yung kaso nito. So, that explains the no holds barred na pagsasalita mo. Yes, yes. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, na papatayin si Morales. Yan. Sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin. Gawa-gawa lang niya pala. Maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes, sir. Kasi, had you known na nakikinig si Morales, hindi mo siguro sabihin yun. Hindi, sir. Kung pakayaan niyo po akong sabihin muna ito, sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya, sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas pinapasakay lang pala si Morales. Yes, malalabas. Para believable, sir. Para believable. Okay, pakinggan natin yung gawa-gawa lang niya pala po. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent list. Oo, sundan mamaya mga kababayan si Bato. Noong hearing na banggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago, na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado. Wala akong intensyon na pigilan. At ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang isang kwento at katang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at higyang kainawan. Madali nang umusok si Bato. Ang mga bagay-bagay na Agent Morales sa pamamagitan, sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko.
Siyensya na, sir. Hindi ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang, sir. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. Pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yon. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Punta lang po ako rito. Pinasakay lang sa usapan? Dokumento sana. Linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo? Pinasakay? Yes, sir. Pinasakay. Parang dapat na yan, sir. Uusok na dito si Bato, mga kababayan. Kwentong barber shop, sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon. Napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan? Yes, sir. Nandito po ako. Kasi... So, you mean to say, itong committee na ito ay... Nauto si Bato. Ay, pwisigan ang katang-isip lang. Ako po ang sinasabi ko, yung inyo akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyo. Ako po ay para sa akin makarating dito. Nauto si Bato po. Magbigay linaw lang. Linaw. Sa dahil sa mga dalawa. We are not interested of your tagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghalap ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po.